Opo, anybody home? Ay, ay. Tuloy ho kayo. Tuloy ho. Kamusta, Mrs. Bartolome? Mabuti naman ho. Pasok ho tayo. No, it's okay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta kami dito para tanungin ka kung napag-isip-isipan mo na ba yung pinag-usapan natin, yung pagsali mo sa business club? Napag-isipan ko na po, ABL. Pero... Pero ano? Martha, bakit? Kuya, may alam ka ba tungkol kay Pedro na yun? Hindi. Pero malaki matutulong ng kaso niyan sa pangulit natin ng ebidensya laban kina ABL. Ako na bahala to. Ikaw, kumusta kayo ni Paul? I heard niya na-require daw silang matindang counseling. Yun na nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan mag-counseling silang dalawa. Siguraduhin mo lang. Gaya ng nasabi ko sa'yo dati, kung may feelings between them, baka doon lumabas sa counseling. Hindi! Wala nang feelings si Paul kay Rachel. Ewan ko na lang doon sa babaeng yun. Pero nonetheless, hindi ako papayag na mag-marriage counseling si Paul at si Rachel. Kuya, I have to go. Hello? Why are you doing this, Mrs. Bartolome? Alam mo naman na malaking maitutulong sa'yo nito. Alam mong kapos kayo ngayon. So why do you keep on pushing back mga opportunities that are coming your way? Mrs. Bartolome, do this for your children. This is your best chance para magampanan mo ang pagkananay mo sa kanila. Paul, read this. Go ahead. Ano to? Yes, you read it correctly. Walang bisa ang kasal mo ni Rachel. Dahil when you got married, expired na ang license nyo. Ano? A marriage license is only valid 120 days from its release date. At kung titignan mo ang marriage date ninyo, isang linggo nang expired ang license nyo. Which means null and void ang kasal ninyo with Rachel. Martha, sigurado ka ba dito? Dahil ako mismo nag-ayos ang marriage license na yan eh. Paul, it's very possible that you may have overlooked this small detail. But because of this detail, mapapawalang bisa mo na ang kasal mo with Rachel. Paul, these mistakes really happen. At baka nung time na yun, it didn't really matter. But right now, this can be one of the grounds for your annulment case. Did you know this, Rachel? Alam bang out of jurisdiction daw ang judge na nagkasal sa inyo? Hindi ko ho alam yan, attorney. Si Paul ho yung nag-asikaso ng kasal namin. Kung gusto niyo, Mrs. Laksamana, we could still go look into this angle. Baka naman, hindi totoo ito. Pwede nating ilaban ito. Kung totoo man ho yan, o hindi, wala na ho akong pakialam. Hindi ko naman ho inilalaban ang kasal namin ni Paul para magkabalikan kami. Ayoko lang ho pumayag na gumawa sila ng kasinungalingan para lang matuloy yung annulment namin. Pero kung yan ho yung gagamitin nilang technicality, wala ho akong nakikitang problema dito. Are you sure, Mrs. Laksamana? Yes, attorney. Gusto ko na rin hong matapos to. Babe, wala ka nang dapat alalahanin. Trust me. Naayos ko na to. Why don't you just thank me na nagawa ko na ng solusyon tong problemang to? Anyways, I'm going to meet with the lawyer of Rachel later to tell him about this. Tapos, we just have to wait for the court's decision. And then we're free. Are you happy? Yeah. Oh, yeah. This is good news. Yes, it is.
Ano ba yan, Nana? Ito. Medallion to. Sabi sa akin ni Tatay, ito na lang daw yung tanging connection ko sa nakaraan ko. Tsaka sabi nila, suot-suot ko daw to dun sa balabal nung sanggol pa ako. Patingin niya. MV? Hindi ko nga rin alam, Joshua. Hindi ko alam kung pangalan ba yan o lugar. Kasi pwede rin naman natatak lang yan ng medalyon, di ba? Sa bagay. Pero okay na rin to. At least meron tayong clue kung saan tayo magsisimula, di ba? Sabi sa akin ni Nanay, sa Lapas daw. Lapas? Di ba yun yung kabilang bayan? Oo, kasi doon daw nila ako napulot. Doon sa kalsada, malapit sa plaza ng Lapas. Doon na lang tayo unang magpunta. Kasi panigurado, kung doon ka na napulot, doon din natin mahanap yung magulang mo. Pero kasi Joshua, siguro sa mga susunod na araw na lang muna tayo magsimula. Kasi payo ni Doc Rachel, magpahinga daw muna ako kasi kakagaling ko lang sa sakit. Kung ganun, kung gusto mo ganito na lang. Ako na lang muna maghahanap ng impormasyon tungkol sa mga magulang mo. Okay lang sa'yo? Oo naman. At saka, kung okay lang sa'yo, ako na lang muna magtatago niyang medalyon. O sige, Joshua, ipagkakatiwala ko sa'yo. Basta iingatan mo. Oo naman, akong bahala dun. AVL, meron po kayong bisita. Mrs. Bartolome, it's so good to see you here. Magandang araw. Para sa inyo. Thank you. Narcy. Ay. Yes? Sasali na po ako sa business club ninyo. Really? Ano po bang dapat kong gawin? Kasi ang sabi po ni Dimas, may mga ilang seminar daw po akong dapat tapusin. Mrs. Bartolome, para sa ibang tao yun. Para sa'yo, hindi mo na kailangan yung pagdaanan. Bibigyan na kita kaagad ng puhunan so you can start your business right away. Ako, maraming salamat ho. You don't have to thank me. I should thank you for making the right decision. Mrs. Bartolome, welcome. Welcome to AVL Business Club. Salamat ho. Sige. Una na ako, Joshua. Medyo gabi na rin kasi. Basta, balitaan mo na lang ako tungkol dyan, ha? Sige, ako nang bahala dito. Sige, una na ako. Sige, ingat ka. Maraming aso dyan. Kailangan ko ba talaga yung samahan dito? Oo naman. Dito, may kabuluhan ng oras mo. Kaysa naman doon sa mga walang kwentang lakad mo na wala ka rin naman kikitain. Kasi tayo may kailangan po ang gawin eh. Sana naman yan. Doon naman sa walang kwentang foundation mo. Maghintay ka lang. Kukuha lang ako ng grocery bag tapos umuwi ka na. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Uy! Iuwi mo sa bahay, ha? Mauwi ka na. Ano ba? Huwag kang papagabi, ha? Sige po, tayo. Naku ka! Ay! Ano? Hello? Oh, bro. Oh, sige, sige. Mamaya na. May ginagawa pa. Sige, tatawag na lang ako, ha? Bye-bye. Oh, ayan, ha?
AVL, ha? Siguradong masayang-masaya ka na yan dahil finally, nahimok din natin itong si Mrs. Bartolome na sumali sa ating business club. Ang totoo, Narcy, simula pa lang yan ang plano ko para kay Mrs. Bartolome. Her joining the club is just the start. Anong balak niya, ABL? Ayokong maging pangkaraniwang miyembro sa Mrs. Bartolome. Gusto kong umasenso siya talaga ng todo. Todo? As in bongga? Yes, Narcy. Nakilapag na lang dito, ha? Ingatan niyo, lalo na yung mga baso, ha? Apo. Salamat. Kaya mo ba, iho? Salamat, ha? Ang ganda ng star. Salamat. Ate Beth! Oh. Ano ito? Uy, yan. Kagaya na nakikita mo. Ayan, nakabili na ako ng mga bagong gamit para sa gypsy log. At naayos na rin pati ang permit. Nakikita ko naman yun, ate. Pero anong ibig sabihin ito? Sumali na ako sa business club. Ibig mo sabihin? Binigyan ka na agad ng puhunan ni Abel, tapos hindi ka malang umatid ng seminar? Ganun na nga. Ang lupit mo naman, ate. Anakas mo kay Abel, ha? Lakas ang bunga nga mo. Sige na, anayin mo na yan. Ligpit na, tumulong ka na lang sa manghang-mangha ka. Kailangan kong makaisip ng isang rags to riches story tukol sa isang byuda. Yung tipong kakalat sa buong bayan. Yung pagkukunan ng hope ng mga tao. Lalo't byuda siya ng pulis na dating kumakalaban sa akin. Sa bagay. Imagine the day when Mrs. Bartolome admits to everyone na mali ang lahat ng mga sinasabi ng asawa niya laban sa akin. And only then will she serve her true purpose na maging endorser ng AVL Business Club. Maganda niya. Let's go, Narcy. Let's welcome our guests. Ibig pong sabihin na narration, talaga pong maghihiwalay na kayo ni Sir Paul? Parang ganun na nga. Edi, wala na po kayong pag-aawayan ni Sir Paul. Baka po, pwede na po kayong magbati. Ako mukhang imposible na yata mangyari yun, Nathaniel. Bakit naman po imposible? Kasi, di ba nga, sabi ko na sa'yo, marami na ang nangyari sa amin ni Paul. Marami ng bagay kaming napag-awayan, mga hindi na pagkasunduan. Kaya nga kami maghihiwalay na eh. Kaya sa tingin ko, medyo malabo na yata na magkapatawaran pa kami. Eh, bakit po si Kuya Pedro? Di ba po, magkagalit si Nani AVL? Pero napatawad niya po si AVL. Magkaibang bagay naman yun, Nathaniel. Magkaiba po ba yun? Di ba po parang pareho naman po? Ay. Buti naman po naayos na yung karinderiya natin. Eh, anak, surpresa ko talaga para sa inyong lahat yan eh. Tsaka, sana ko na po, Nay, na sumali po kayo dun sa business club, kaya po napaayos yung karinderiya natin at tsaka po yung permit. Sana, anak, ka naman sana mag-isip ng kung ano-ano, ha? Naiintindihan ko naman po kayo, Nay. Alam ko pong sobrang importante po sa inyong karinderiya natin. Eh, magtitiwala na lang po ako sa inyo, Nay. Kasi alam ko naman pong alam niyo yung ginagawa niyo. Oo naman, anak. Tsaka para sa buong pamilya naman ang mga ginagawa ko, ha? Salamat. Benjamin, sigurado bang wala nang itang medalyon dito? Wala nga, Joshua. Kanina ko pa sinasabi sa'yo. Eh, si ano? Sila manang yung mga ano naglilinis dito labas lang nakita. Di ba tinanong natin kanina? Wala nga. Tsaka wala naman natin mga bata pumapasok dito eh. Alam mo, Bench, pag di ko nahanap yung medalyon na yun, di na ako kakausapin ni Hannah kahit kailan. Hindi naman siguro, Tol.
Oh, pag pinalawalag mo lang kay Hana, hindi ba naman nawala yung medallion niya? Di ba? Hindi naman magagalit yun eh. Emotion intindihan, bro eh. Yun na lang yung importanteng bagay na pagtuturo kung sino matunay na magulang ni Hana. Bigyan nga dyan. Look what I have for you today. Open it! Dali na! Okay. See? It's over, Paul! The court declared the nullity of your marriage with Rachel! Did you see? I'm so happy! Aren't you happy? Yeah. Oh, I'm so happy. Finally. Anyway, this calls for a celebration. Stay here, I'll get something. Okay? Kasi ng desisyon ng korte. Finally, nag-grant na yung annulment namin ni Paul. Nag-work talaga yung butas na hinanap ng girlfriend ni Paul. Hindi dapat mag-celebrate tayo. At least ngayon, nawalan ka na ng problema dyan sa annulment mo na yan. Tapos, natupad ba yung pinaka-iintay mo? Magse-celebrate tayo. Sige ah, hintayin ko yung celebration na yan. Pero bago tayo mag-celebrate, grounds muna ako sa mga patients ko. Maganda umaga. Nice to see you here again. Thank you. Salamat po. Pasok na kayo. Salamat po. Hi. Nice to see you again. Magandang umaga. Magandang umaga. Upo na kayo doon. Hi. Magandang umaga. Narcy, ano ba? Sabi nang tulungan ako dito. ABL, oh. Ang cute. Parang bagay sa dibdib ko to pag nilagay ko rito, no? Oo. Oh. Ay. Ibigay ako sa'yo. Ibigay ito ng lola mo, ng nanay ko. Tanda ito ng pagmamahal niya sa akin. At ngayon, ibibigay ko siya sa'yo. Ayan. Bagay na bagay sa'yo. Simbolo ito. Nang hindi natin paghihiwalay. Hindi tayo maghihiwalay, Mary anak. Bakit? Darcy! Bakit? Halika! Masok tayo! Dali! Hey,
Excuse me. May I have your attention, please? Oh, okay. Makinig mabuti, ha? May sasabihin si ABL. ABL? Gusto ko lang itanong sa inyo, sino sa inyong may-ari nito? Meron pa sila nakawala nito? It's gold medallion, it's a pin, it's a mother and child gold pin. Meron siyang initials sa likod, MV. Nay! Kabayo. Kayo talaga, oh. Inulat niyo naman ako. Ay, mga anak, eto na. Maupo na kayo, ready na to, oh. Oh, tara. Hari na kayo. Oh, una dito, ha? Mga bag, kanin bag. Wow, Nay! Paborito ko yan. Sige, kain na. Ang bango! Andito na pala kayo, ah! Mana pa? Kaya mo na kayo. Ang tubig. Nanay Beth, Tio Dimas, ang ganda po ng bagong gypsilog. Siyempre, kanina pa ba tayo magkapasalamat? Kay ABL! Totoo yun, Nathaniel. Si ABL ang nag-asikaso ng mga permit. At siyang nagbigay ng puhunan para makabili tayo ng mga gamit para dito. Kaya dapat magpasalamat tayo sa kanya. Ito, tingnan niyo mabuti. Sino sa inyo may-ari nito? ABL, wala po yata. Please lang kung makarinig kayo na naghahanap ng medalyon na ganito, pakisabi lang kaagad sa amin. Pero para po sa amin, Nay, sa inyo po kami dapat magpasalamat sa sakripisyo niyo po. At syempre, sa pagmamahal niyo po para sa amin. Eh, alam naman po namin yung paghihirap at pagsisikap niyo eh. Diba, Nathaniel? Abby? Opo! Hindi nga kayo mga anak ko. Naku. Please lang, pakisabi lang kaagad sa amin. Thank you. Thank you very much. Saan kayo pupunta? Eh, magsisimula na ang seminar. I'm sorry, Narcy. I can't do it. You have to cancel the seminar. Ay, po? Eh, dahil ba yan sa medallion? Yes, Narcy. Dahil sa medallion ito, maaaring buhay ang anak ko.